Proverbs 15:22 says, without good advice, everything goes wrong. Pagka walang magandang payo, walang magandang nadidinig na mga katuruan, nagkakamali-mali, nagkakawindang-windang ang lahat. People need good counsel. People need good hermeneutics. Ways of interpreting a teaching. People need good theology. Because their lives, their well-being would depend on how they understand, interpret, and apply the words of God. And Jesus is the supreme counselor, teacher. Walang hihigit. In the name of Jesus, every knee will bow. Every tongue confess that He is Lord. He was called Rabbi. He was teacher. And in Him, the fullness of God the Father in heaven lived in bodily form. Therefore, it's very important to learn how to read, interpret, and apply Scripture from the Lord Himself. At makikita natin sa Kanyang pamumuhay, pagtuturo, sa Kanyang mga pamamaraan, kung paano Niya inunawa, ipinaunawa, itinuro, at pinairal ang mga nakasulat sa Biblia. Reading, interpreting, and applying Scriptures in a correct way is of utmost importance. It is to make or break people. Luke 13:22, as Jesus was on His way to Jerusalem, He taught the people in the towns and villages. Yun talaga ang pangunahing ministry ng Panginoong Jesus, magturo. Nagpapakain lang kung may nagugutom, naghihimala kung kailangan, nagpapagaling kung meron may sakit, pero ang misyon Niya talaga magturo, magligtas ng tao mula doon sa kapahamakan sa kabilang buhay at sa kapahamakan sa buhay na ito. Kung si Jesus ay teacher, what did He teach that cost Him His life? Mahalagang maunawa natin kung ano ang itinuro at katuruan ni Jesus na naging mitya ng Kanyang kamatayan sa kamay ng mga religious leaders na may ibang katuruan. How to interpret and apply Scripture according to Jesus. Iyan ang ating pag-aaral. Paano nga babasahin, uunawain, bibigyan ng kahulugan, at ilalapat sa ating buhay ngayon ang Scripture sa pamamaraan, sa estilo ni Jesus. Turuan niyo po kami, Ama, na maunawa ang napakahalagang mga prinsipyo na iniwan ng iyong anak na si Jesus upang pakinabangan namin at kapulutan ng aral. Buksan mo ang mata namin, makita ko alin ang dapat tingnan, masundan ko anong dapat sundan, dinggin ang dapat pakinggan. Papaglinawin niyo ang aming isip, bigyan niyo kami ng kaliwanagan, at nang sa gayon, hindi masayang ang kamatayan at pagkabuhay ng muli ng iyong anak na si Jesus, na ang Kanyang layunin sa aming buhay ay maganap, matupad sa inyong ikalulugod, ikaluluwalhati, at sa aming ikabubuti. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at ngayon bigyan niyo kami ng kakayanan na abutin ng matataas niyong diwa upang ito'y maibaba sa pang-araw-araw na buhay namin. Salamat, Ama, kayo po ang maging kaisa-isa at tunay na tagapangaral. Gamitin niyo lang ang lingkod niyo. Nawa ang pagpapagaling ng aming katawan, espiritu, emosyon sa inyo magmula. Pinupuri namin kayo at ngayon nais namin kayong dinggin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. What was the standard teaching and counsel according to nearly everyone? Nung panahon ni Jesus, bagong panahon niya, at sa panahon natin ngayon, ano ba yung kadalasan ay karaniwan na paraan ng pagpapayo at pagtuturo? What is the standard religious counsel? Halimbawa, humingi ka ng payo sa isang relihiyoso, sa isang religious leader, sa isang guro, ano kaya at paano kanya papayuhan? Depende kasi sa payo at depende sa pagkaunawa mo at pagsunod dito, maaapektuhan ang buhay mo. Pag sobrang religious na tao or counselor ka nagpapayo, madalas, lugi ka.
Akala mo pag sa religious leader ka nagpapayo, panalo ka? Obserbahan ninyo. Buksan nyo ang inyong mata at tainga at madalas malalaman mong ikaw si Luigi. Lugi ka. Talo. Dehado. Bakit? Usually because of inappropriate choice of verses. May i-refer sa'yo ang counselor or teacher na verses, pero hindi naman laging tama ang napipiling verse na pagbabasihan. Because of misapplication. Let's say, tama ang verse na nahugot para i-apply sa buhay mo, kumisan mali ang pag-apply. At malaki ang tsansa na maging mali ang pag-apply, mga kapatid, dahil ang mga verses ng New Testament ay 2,000 taon na. Ang mga verses ng Old Testament ay 3,000 taon na. At higit pa ron yung oral traditions na pinagkuhanan ng written format of the Old Testament. Malayong panahon, malayong lugar, kakaibang mga ugali at kaugalian, ibang mga tao, ibang kultura, ang nagsalita, ang nagturo, ang nagpairal ng mga katuroan na ito, paano mo huhugutin yan mula sa kanilang lugar at sa kanilang panahon at ia-apply mo sa iyong lugar at panahon ngayon na tama ang application mo? Madalas magkabisala. Madalas malulugi ka because of out of context application of verses. And sometimes, because of the one-track mind of the counselor. Karamihan ng mga religious counselors, preachers, and teachers ay may korte ang utak. Kung nag-aral sa ganong seminaryo, ganun ang korte ng utak noon. Kung miyembro o pinuno o ministro ng isang sekta, ng isang kongregasyon, ganito korte ng utak noon. May iba-ibang korte. Kaya kung kanino kang utak ngayon humingi ng payo, may korte ang lalabas na payo doon. At yun ba ang pinakamagandang korte para sa'yo? Kaya kawawa yung mga taong sobrang relihiyoso na hindi na nag-aaral ng iba, hindi na nakikinig sa iba, hindi na nagsasaliksik, kasi kung ano na lang ang sabihin sa kanila, kung anong isubo sa kanila, yun na. So ang kadalasan ng mga payo ganito, and tell me if you agree or not, ang dami mong sinabing problema, binubugbog ka ng asawa mo, kinakawawa ka ng kapitbahay, inaapik at kung ano-ano ang nangyayari sa iyong buhay, ang payo sa iyo ni relihiyoso, magtiis ka. Imbes na hanapan mo ng satisfaction ang sarili mo, ang ituturo sa iyo, magtiis. At gagamitan ka ng verses na either wrong verses or right verses pero wrongly applied, o verses na dumaan sa korte ng kanyang utak. So, ang haba ng pagdaing mo, ang haba ng sinabi mo, ang sasabihin lang pala sa dulo, magtiis ka. Uuwi ka ngayon, nakarinig ng payo, pero hindi ka masaya. Ipapaapi ka pa nga eh. Sabi, hindi bali, sa langit ka nalang bumawi sa kabilang buhay. E, ba't hindi nalang tayo dalhin ngayon sa kabilang buhay ng Diyos agad-agad nang makabawi na tayo? Kung talagang yan ang gusto ng Diyos para sa buhay natin, ng kabawi. Ito pa ang payo, magpasensya ka. Imbes na turuan ka manindigan para sa kapakanan mo at gagamitan ka ng verses. May payo pa, magtimpi ka. Imbes na ipahayag at ibulalas mo ang tunay mong nadarama, gagamitan ka ng verses. At talagang kumisan, pagka siguro tinatamad siyang magpayo, niya ipasadyos mo na lang. Imbes na palakasin ang loob mong gumawa ng paraan o gumawa ng dapat. In other words, kapag pinagsama-sama nyo ang lahat ng payong ito, ito lang yon. Deny your humanity. Itanggi mo na tao ka. Kunwari, santo ka, santa, anghel. Huwag mong pakinggan ang nadarama mo, huwag mong pakinggan ang gusto mo. Walang kwenta yan. Itapon mo lahat ang iyong pagkatao. Deny your desires. Deny your aspirations. Yan ang ipapayo. Imbes na sabihin sa iyo magpakatao ka at magpakatotoo ka, tuturuan ka magpanggap. Magkunwari, magbalat kayo na okay ka lang kahit hindi ka okay. And this kind of counselors will even make you feel guilty for being human. Most religious thought, even the culture of the New Testament, was very greatly influenced by the Greek culture, mga kapatid.
At sa Greek culture prevalent during the New Testament times, minamasama nila ang lahat ng bagay na may kinalaman sa katawan, sa mundo, sa lupa. Ang minamabuti lang nila ay mayroon kinalaman sa kabilang buhay, sa espiritu, sa espiritual. Pero tayo ay katawan, espiritu at kaluluwa. Magkakasama sa isang tao yon. Pero ang usong-usong uri ng pananalig at pagbabasa at pag-a-apply ng kalooban ng Diyos sa buhay ng tao nung New Testament times ay yung masama ang katawan, masama ang gusto mo, masama kalaban mo ang iyong mga appetites, evil ang lahat ng material na bagay. Hindi yan itinuro ni Jesus. Pero yan ang kultura ng mga New Testament churches because they were mostly in Greek culture-influenced environments. Kaya mahalaga maihiwalay mo, masala mo, kung alin ang tunay na turo ni Jesus at ano yung kultura ng mga bayan-bayan na narating ng kanyang mga pagtuturo at yung pagtuturo niya ay naihalo na ng mga bayan-bayan na yon sa mga kaugalian na dati nang nandun na sa mga bayan-bayan na yon. Yung sobrang pagtanggi sa mga gusto ng katawan, ginhawa, sarap, hindi yan galing kay Jesus. Nakita nga natin ang unang-unang himala niya, gumawa pa siya ng alak mula sa tubig para tuloy ang kaligayahan ng wedding party. Lagi siyang nasa mga pagtitipon at ang tawag sa kanya ng mga priests, matakaw, lasenggo, palainom, masiba, gluton. Kasi talagang pagkakainan, kumakain siya. Pag may mga handaan, pumupunta siya, nakikipagsaya siya sa mga tao, nakikihalubilo. Sinong Jesus ang kilala natin? Yung Jesus talaga ng Gospels o yung Jesus ng simbahan na pinapayat, pinagmukhang ubod ng pagkapayat-payat na Jesus, samantalang isang matipunong Jesus ang makikita natin sa Gospels. Bakit ganun? Pag pinayuhan ka ng mga relihiyoso, ang kakauwian, makokontrol ka, marerepress, masusupil, at madedepress. Kaya mas maraming depressed people among the religious kaysa doon sa mga tinatawag ng mga carnal at worldly. Kasi panay ang pagpapanggap, ang pagtatago ng katotohanan, ang pagpaparusa sa sarili, at ang pagpapasama sa sariling mga gusto sa buhay. Ang ituturo sa iyo, pagpapakasakit. Kaya magkakaroon ka talaga ng mga sakit, sakit ng emosyon. At pag damage ka na, magiging katulad ka nila. Ikaw ba naman ang sabihan ng lagi magtimpi, magtiis, huwag mong gawin ang gusto mo, magpasensya, huwag kumibo. May parang bulkan sa loob mo na gustong sumabog. Kanina mga yun ibubuga sa magiging mga estudyante mo kung Bible teacher ka, sa magiging flock mo kung ikaw ay preacher, sa magiging member mo kung ikaw ay pastor. Yun na rin ituturo mo sa kanila, ganti-ganti na lang. At saka wala ka naman kasing ibang nalaman na. Kaya ang mangyayari, yung sinasabi ni Jesus, you are hypocrites. Hindi kayo makatotohanan, hindi kayo nagpapakatotoo, hindi kayo nagpapakatao. Samantalang si Jesus na Espiritu ay nagkatawang tao, yung mga tao naman na tao, dinedenay ang kanilang pagiging tao. E samantalang tao naman talaga sila. Namatayan ka, bawal umiyak. Christian ka kasi, dapat di ka nalulungkot. Sa totoo lang, nakakalungkot ang mga mamatayan. Sobrang pagpapanggap yung kunwara, di ka manalungkot. Pero expectation yon. Tinitingnan ng church, iiyak kaya siya? Hihimatayin kaya ito? Naku, ang baba ng faith. Ganyan agad ang mga criticism ng mga lumaki sa brainwashing ng ganito mga teacher. Bakit ganun sila magpayo? Maraming iba-iba ang dahilan. Kasi siguro, yun talaga ang paniniwala at conviction nila. At least, honest, at sincere sila, kaya lang pwedeng sincerely wrong, pero sincere. Na ang mga paniniwala at conviction ng mga teacher na ito, mga preacher, kadalasan naman namana lang nila O napulot, nadinig kung kanino. Tell me, brothers and sisters, gaano karaming tao ang merong religious belief na bago niya niyakap yung belief, bago niya sinundan, at bago niya itinuro ay talagang sinaliksik niya. Pinag-aralan niya. Tinignan niya ang puno at dulo. Tinignan niya ang mga relasyon ng mga verses sa ibang mga verses.
Binasa niya yung mga verses sa at least 3 versions or translations of the Bible para hanapin niya talaga yung pinakagitnang kahulugan. Gaano karami yung pag may sinabi ang preacher o teacher magsisaliksik. Totoo nga ba? At ito nga ba? Tama nga ba ang sinasabi niya? Wala kadalasan ng mga matatapang na mga giyera ang hinahanap, debate, pakikipagpaligsahan sa mga ibang pananampalataya. Kadalasan yun, nadinig lang nila. Hindi naman nila sinaliksik na. Buong-buo na lang nilulon, pinaniwalaan at ngayon, papatay o magpapakamatay sila para sa ganung pananalig. Napakamapanganib ng religious idea pag hindi sinusuri, hindi talaga binibigyan ng examination and test, at hindi inihahambing sa ibang mga katuruan, sa ibang mga ideya, para yung tunay at wagas na katotohanan ang lumabas. Hosea 4:6, "My people are destroyed from lack of knowledge." Dahil sa kamangmangan, sa katamarang mag-aral, kung ano na lang ang isubo ng pulpito sa kanila, yun na ang pangahawakan. Madalas tuloy para nagiging mga robot. Nakikigyera para sa mga ideyang napulot lang naman nila o nadinig. At hindi na nasuri. Bakit ganun ang counsel ng marami? Kasi yun lang talaga ang alam nilang ipayo. Wala nang iba. Yun lang na ituro sa kanila at wala naman sila ibang pinag-aralan na. Wala naman talagang masusing pag-aaral na ginagawa. Paano mo pag-aaralan ng Biblia? Una, ang Biblia, libro. Dapat marunong ka magbasa. Hindi ka lang naman dapat marunong magbasa ng abakada. Marunong ka umunawa ng wika kasi nasa iba't ibang wika. Nasa Ingles ba yan? Nasa Tagalog? Cebuano? Samantalang, yan ay isinalin lang naman mula sa Greek at mula sa Hebrew. Sa pagsasalin, ang dami nang nawawala. Tapos ang dami-dami mga version na mga version na pinuproduce ng mga kongregasyon na may kanikanyang doktrina na gusto nila, yung doktrina nila nakalagay dun sa version na yon, kaya yun ang version na pinagpipilitan lang nila sa takot nilang ma-expose ang kanilang mga nakikinig sa ibang mga stand o pananaw regarding the same verses. So they control the version that you will read para hindi ka ma-expose sa ibang ideya. Natatakot sila na matuto ka eh. They control the interpretation. They control the application. Ang ending, yung church lang nila ang tama at lahat ay mali. Sa palagay nyo, may ganun talaga? Isang church na 100% tama and 99% of the other churches are wrong. Isang kagilagilalas na kasinungalingan na pinaiiral mula sa pulpito at sa mga Bible schools para paglingkuran nila, itaguyod, itanyag ang sarili nilang mga kongregasyon. Hindi ang tunay at bukas na isip na pag-aaral, kundi binubulag, pinaliliit ang paningin ng mga miyembro para wala ng ibang malaman pa. Pinagbabawalang makinig kay ganun, pinagbabawalang umaten sa ganun. Bakit? Sinusupil, kinokontrol ang utak. Bakit? Ganun pa rin mag-counsel ang marami? Kumisan, hindi naman talaga yun ang tapat at buong paniniwala niya. Pero yun ang standard at safe answer. Babae ka, binubugbog ng asawa, tinutusok ng ice pick paglaseng, binubusan ng kumukulong tubig, inuuwian ng venereal disease, magpapapayo ka kay counselor, ang payo ni counselor, para safe, magtiis ka, ipanalangin natin. Hindi ka pinapayong, abalayuan mo yan, hiwalayan mo dahil papatayin ka, kawawa ka naman. Hindi eh, dahil baka masabi siyang liberal. Baka masabihan siyang hindi maka-Diyos, hindi conservative. And therefore, ang inaalagaan ni counselor, yung image niya, kesa kapakanan mo. So uuwi ka, wala ka pa rin uwi na solusyon sa problema mo, mukha lang nagkaroon, pero ang tunay niyang itinuro sa'yo, paghapos ka, patali ka, sa langit ka na lang bumawi, sister. Kaya kawawa ang nalalagay sa mga bulag-bulag na relihiyon. Ayaw nung teacher, kahit ang konsyensya niya, budhi niya, gusto kang payuhan nung nakakapagpalaya, magpapanginawa sa'yo, pero baka mapagkamalan siyang hindi biblical. So, magdusa ka na lang,
may awa ang Diyos. In other words, maraming guro at maraming counselor, ang mahalaga ay ang image nila na sila'y conservative, sila'y godly. Hindi mahalaga yung tunay na kapakanan at ikabubuti mo. Dapat makahalata ka, kapatid, pag gano'n ang takbo ng usapan. Nagsasayang ka lang ng pagod o magpa-counsel. Malaki kasing risk sa image ng counselor ang magpayo ng kung ano talaga ang makabubuti, yung makakapagpaginhawa at makakapagpalaya sa tao. Baka siya mapahamak, baka siya mapagalitan, baka matanggalan siya ng posisyon. It is easier and safer to parrot the standard scripts. 2 Timothy 4:3, "The time is coming when people won't listen to good teaching. Instead, they will look for teachers who will please them by telling them only what they are itching to hear." At pwede yan, that the time is coming when teachers and counselors won't declare good teaching. Instead, they will only say what the traditionalists, what the conservatives, and what the critics and church bullies want them to say. Kaya dapat lagi nagsusuri. Yun ang kalakaran ng mundo kahit nung panahon ni Jesus. Pero si Jesus, paano nagpayo? Paano nagturo? Paano nag-interpret at nag-apply ng scripture sa buhay ng mga tao sa lupa na may mga pangangailangan at tunay na mga problema? What is effective counsel and teaching according to Jesus? Si Jesus, iba. Pag nilapitan, kahit sa araw ng sabat ng taong may pangangailangan, hindi nagpapayo sa kanila na magtiis, maghintay, at magpakasakit dahil sabat ngayon or dahil sa law. Ibibigay na niya agad ang makabubuti kahit hindi maganda para sa image niya. Kahit magbuka siyang lawbreaker. Yun ang pagkakaiba ng pag-ibig ni Jesus. Pupunta ka sa kanya, gutom ka, sabat, hindi niya sasabing, maghintay ka nalang bukas, malapit na yon. Bawal kasi sa law natin, sabat ngayon eh. Magpapakita ka sa kanya na lumpo ka, hindi niya sasabihin sa yung bumalik ka bukas, sabat ngayon. Sabi ng batas natin, sabi ng batas ni Moses, bawal magtrabaho kahit magpagaling. Hindi ganon si Jesus. Kailangan mo ngayon, makabubuti sa'yo ngayon, ibibigay niya sa'yo ngayon, anuman ang sabihin ng mga conservatives. Ang mahalaga kay Jesus, yung ikabubuti mo, ikagiginhawa mo, mabunot ka sa hirap na yan. Sabi pa nga niya, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Imagine that. Isa sa 10 utos, isa sa mga pinakamalalaki, matitibay at mahalagang institusyon ng buhay ng Israel ang Sabbath. Pag nagtrabaho ka ng Sabbath, they will stone you to death. Pero sabi ni Jesus, Sabbath, hindi naman nilikha ang tao para maging sunod-sunuran sa Sabbath. Nilikha ang Sabbath para pakinabangan ng tao. Ngayon, kung ang pag-observe mo ng Sabbath, eh hindi ka pakipakinabang sa'yo, pues don't observe it. Yun ang sinabi niya. Can you imagine kung gano'n nakagigimbal at nakakayanig yung turo na yon kung maririnig mo in the traditional setting of Israel? Sobrang binangga mo ang pader ng templo. Sabi niya, kung hindi makakabuti sa'yo kahit utos ni Moses, kahit tradisyon, kahit kaugalian, huwag mong sundin kasi hindi makakabuti sa'yo. Nilikha yan para ikabuti mo eh. Ba't nga ba nagkaroon ng utos sa Sabbath? Kasi ang mga tao, yung mahihirap ng araw, walang day off. 7 days a week nagtatrabaho. So inutos ngayon yung Sabat. Walang magtatrabaho sa Sabat. At para walang magpalusot, gawin ginawang strict at para sa lahat. Pero yun, nilikha para sa mga kawawa na walang pahinga. Pero eto ka ngayon, makakabuti sa yung may gawin ng kapwa mo, pagalingin ka, pakainin ka, edi huwag mong sundin yung Sabat kasi nandun yun sa ikabubuti mo. Kahit pa yun batas ni Moses, hindi mo ikakabuti ang application, hindi ka obligadong i-apply sa buhay. Yan ang problema sa mga nagtuturo na hindi naman nag-aaral ng history.
hindi nag-aaral ng culture of the Bible lands. Kung ano nalang makitang verse, bulag na bulag na i-apply sa buhay, kahit hindi bagay. Parang nakakita ng reseta, uminom ng ganitong gamot 3 times a day, ay iinumin nga, hindi naman siya yung niresetahan. At ganun ang maraming verses sa Bible, mga kapatid. Mga reseta for specific people, for a specific city, for a specific group. Tapos nabasa mo ngayon, 2,000 years later, namamatay ka sa pagsunod, tapos dadaing ka kay Jesus, sasabihin ni Jesus, ba't ka sunod ng sunod? Hindi naman yung para sa'yo eh. Meron yan talaga para sa'yo. Hanapin mo. Merong hindi. Pag-aralan mo. Kaya dapat mag-aral. Mahirap. Pag ang nagtuturo ay mangmang. Kung ano-ano na lang ang application, napapariwara ang sumusunod. Mark 2:23-28. One Sabbath, Jesus and His disciples were walking through some wheat fields. His disciples were picking grains of wheat as they went along. Bawal yon, kasi ang pagpitas ng anumang makakain ay trabaho. Bawal, Sabbath. Some Pharisees asked Jesus, "Why are your disciples picking grain on the Sabbath? They are not supposed to do that." Jesus answered, "Haven't you read what David did when he and his followers were hungry and in need? It was during the time of Abiathar the high priest. David went into the house of God and ate the sacred loaves of bread that only priests are allowed to eat. He also gave some to his followers." So namimitas yung kanyang mga tauhan ng makakain, at hindi po bawal mamitas, kasi ang allowed, ang nagugutom na pamitas ng konti, huwag lang sobrang dami, tapos ititinda niya pa niya palengke yung sobra. Walang ganon. Pero kahit hindi sa iyo yung puno, pwede kang pumitas, allowed yun ng law. Hindi yun ang bawal. Ang bawal ay sabat ngayon, walang mamimitas. At sabi sa kanya, "Anong mga alagad mo? Hindi niyo ba alam na bawal ngayong mamitas dahil Sabat?" Sabi ni Jesus, "Eh, gutom na eh. Gusto mo bukas pa? Hindi niyo ba natatandaan ang kwento tungkol kay David? Nung nagugutom siya at ang kanyang mga tauhan, pinasok nila ang templo. Kinain nila yung banal na tinapay na mga pari lang ang kakain. Galit na galit yung mga pari nun. Hindi nila malimutan sa history. Kaya yun ang inungkat ni Jesus. Eh, sandatahan kasi yung mga tauhan ni David. Anong nagawa ng mga priests? Hindi sila nakakibo. Kinain yung mga tinapay. Napahamak ba sila, David? Hindi. Nabusog. Napasama ba sila? Pinagalitan ba sila ng Diyos? Hindi. Yung mga priests lang ang nagalit. At sa dinami-rami ng maiuungkat ni Lord, yun ang inungkat niya, kasi yun ang talagang malalim ang sugat sa templo. Yung panahon na alam ng lahat na pinasok ni David ang tabernacle, kinain niya ang banal na tinapay. Eh, gutom sila eh. Nakita niyo yung Diyos, pati nung panahon ni David, di naman nagalit. Ang nagalit lang yung priest. Kahit ngayon, mga kapatid, madalas hindi naman Diyos ang nagagalit. Yun lang pastor, o yung priest, o yung leader. Dapat pinaghihiwalay niyo yung galit ng Diyos at galit ng kapwa-tao. For Jesus, hunger and other needs are priorities. They are valid and they must be met no matter what the religious regulations are. Are you in love with Jesus? Kilala niyo ba si Jesus kung gaano siya kabuti? Madalas hindi natin nakikilala at nakikita si Jesus kasi nakatabing sa kanya ang relihiyon. Nakatabing sa kanya ang layer, layer, layer ng mga belo na inilagay doon ng mga religious leaders. Hindi mo na makita si Jesus, ang nakikita mo yung katuroan ng mga simbahan. We must put Christ back to Christianity. Dahil sobrang naligaw, na iba na. At sa pagpapatuloy ng Mark 2, verse 27, Jesus finished by saying, "People are not made for the good of the Sabbath. The Sabbath was made for the good of people. So the Son of Man is Lord over the Sabbath." Sabi niya, "Ako na anak ng Diyos na may kapangyarihan na nagsasabi sa inyo, para sa ikabubuti ng tao ang mga religious regulation. At kung ang pagpipilit na i-applyan ay di na makabubuti, ang unahin nyo kung ano makakabuti sa inyo. I am the Lord of the Sabbath saying that. People are not made to just obey the rules. The rules were made for the benefit of the people. And when obedience to those rules will actually put them in terrible disadvantage, Jesus sets us free to pursue what is needed, what is necessary, so that we would be safe, comfortable, and we will enjoy rest and peace."
how much do you know your Lord and Savior? What does it mean that Jesus saves? Jesus does not save only from the fires of hell in the next life. Jesus saves also from the small fires of little hells on earth created by religion. Dapat ang relihiyon nagpapalaya, hindi nagkakapos. Nagpapalaki ng utak, hindi nagpapaliit. Nagpapakilala sa Diyos, hindi sa mga regulasyones lamang. Ganyan mag-minister si Jesus. Panalo ang miniministeran. Hindi pinatatalo o pinapadehado for the sake of the image or appearance ng counselor or the expectations of strict and unloving Pharisees, not for the sake of traditional doctrine, not even for the sake of scripture. Tambak-tambak ang verses ng Old Testament na ipinagbabawal na gumawa sa Sabat. Lahat yon isinaisang tabi ni Jesus para magpagaling ng isang kawawang lumpo na may sakit, naniwala, malang kayamanan, walang kapangyarihan, walang boses, pero inuna niya yung kapakanan nun. Maraming verses ang nasa isang tabi sa pagiging mabait at mabuti ni Jesus sa isang nangangailangan. Ngayon, ang ginagawa ng mga leaders, di bali nang maghirap ka, dapat gawing poon ang mga verses. Mahirapan ka man, magdusa ka, mamatay ka dyan, kailangang sundin ito. Ganun ba ang pamamaraan ni Jesus? Mark 3:1-6. The next time that Jesus went into the meeting place, a man with a crippled hand was there. The Pharisees wanted to accuse Jesus of doing something wrong, and they kept watching to see if Jesus would heal him on the Sabbath. Nakita nyo? Marami nang nagagalit na religious leaders kay Jesus. So sabi niya, obserbahan natin. Sabbath ngayon, meron ditong lumpo. Pilipilipit ang buto. Hindi makagalaw ang kamay. Tingnan natin kung pagagalingin. Kasi Sabbath, pag pinagaling niya yan, mabubutasan natin siya, maidedemanda, madadala natin sa hukuman, maipapapatay natin siya. Alam nila kasi ugali ni Jesus, uunahin yung kapakanan ng tao. Kaya nag-aabang silang mangyari yon. Sila, walang pakialam sa tao. Ang gusto lang nila, mabutasan si Jesus para mawala dahil kakompetensya nila eh. Jesus told the man to stand up where everyone could see him. Then he asked, on the Sabbath, should we do good deeds or evil deeds? Should we save someone's life or destroy it? But no one said a word. Alam na ng mga tao ang pwedeng maganap, natatakot sila sa mga priests. Kaya kahit gusto nilang maging mabuti, magawa ng mabuti, gusto nilang magpakabait sa kapwa, hindi sila kumikibo dahil magagalit ang simbahan. No one said a word. Jesus was angry as he looked around at the people. Kita nyo, isa sa mga konting-konting instances ito na nagalit si Jesus. Ayaw manindigan ng mga tao eh. Sabi ni Jesus, Sabat ngayon, merong may sakit dito, sabihin niyo sa akin, tama ba na gumawa ng mabuti sa Sabat? O tama ba na sumira ng buhay? Alam niya naman ang sagot, di ba? Dapat gumawa ng mabuti kahit Sabat. Pero walang naglakas loob kumibo kasi nandun yung mga priests. Ganun ka-control ng mga religious leaders sa mga tao. Lagi silang takot. Baka sila ipadala sa impyerno. Baka sila masabihang demonic. Baka sila mabigyan ng mga kung ano-ano mga bansag. Hindi sila kumibo kahit sa ikabubuti nila, ha? Nagalit tuloy si Jesus. Jesus was angry as he looked around at the people. Yet he felt sorry for them because they were so stubborn. Then he told the man, ayaw, may kumibo, ha? Walang kakampi sa gagawin natin. Tumayo ka, tayo na lang. Stretch out your hand. He did. And his bad hand was healed. The Pharisees left. And right away, they started making plans with Herod's followers to kill Jesus. Nagkatotoo yung sinabi ni Jesus. Sabi niya, ngayon, Sabat, ano pa dapat gawin? Gumawa ng mabuti? Bumuo ng buhay? O gumawa ng masama? Sumira ng buhay? Ang ginawa niya, gumawa siya ng mabuti. Binuo niya yung buhay nung crippled. Yung mga relihiyoso, gumawa ng masama, nagplanong sirain ang buhay ni Jesus at patayin siya. So, sino ang talaga masama?
papatayin nila si Jesus dahil nagpagaling? Yan ang nagagawa ng inggit. Yan ang nagagawa ng kabulagan na sundin ang lahat ng batas kahit walang gumaling. Naging alipin sila ng mga verses. Pero si Jesus, yan ang malasakit. That is love. Jesus shows concrete applications of His doctrine. Isinusuong ang sarili sa panganib, di bali ng mapintasan, di bali ng ma-misunderstood, di bali ng pagbalakang patayin, magpalaya lang at gumawa ng mabuti sa tao. Hindi siya kadulad ng iba, ang inuuna yung image nila, kapakanan nila, at hindi yung ikabubuti ng pasyente. Ano ang lesson galing kay Jesus? How to interpret and apply scripture according to Jesus? Yan ang heart of the matter. According to the acts, deeds, and teachings of Jesus, interpret and apply scripture only in kind and loving ways. Meron kang 10 commandments, meron kang 613 misvots or other commandments, meron kang tradisyon, meron kang nakasulat na mga scriptures kung nasaan ay nandun ang lahat ng ideya, inisip, attitude, taste ng bawat prophet, ng bawat disciple, ang daming katuruan, ang daming bawal, alin doon ang i-apply mo at paano? Sabi ni Jesus sa kanyang mga actions, interpret and apply scripture only in kind and loving ways. Find what is good and loving in it and give it meaning in ways that will be immediately helpful. Considerate, nourishing, uplifting, and affirming. Sa dinarami-rami, tambak-tambak na mga utos dyan at katuruan, meron kang gustong i-apply sa buhay ng tao, ang pipiliin mo, yung nakakatulong, hindi yung nakakasira. Yung mabait, hindi yung masungit. Yung nakakapagpalago, hindi yung nakakamatay. Yung nakakapagpaangat at nakakapagpaginhawa, hindi yung nagpapasikip ng loob. Yung nagpapahalaga sa tao, hindi yung nagbabaliwala sa kanya. Remember ang sabi niya, Sabbath or religious laws were made for man. Sa ikabubuti. O may verses ka dyan, pero pag in-apply mo sa tao, masakit, hindi makakabuti, makakasama, masisiraan siya ng loob, makakawawa siya, magugutom siya, maaapi siya, eh di huwag yun nang i-apply mo. Ang dami naman eh, ba't yung pampipiliin mo? If the interpretation and application would be unkind, cruel, and harmful to the person, do not proceed to apply the verses. Do not implement it. Even if it is scripture, even if it is the Ten Commandments, even if it's the Sabbath. Yun ang example na iniwan ni Jesus. Hindi ba siya revolutionary? He is not your ordinary kind of teacher. He does not only parrot the script written by others. He loves. He sets free. Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. It means everything. Akala nyo, simpleng sentence yun? Because yung Sabbath, pwedeng palitan ng napakarami mga words. Blank was made for man, not man for blank. Isa pang halimbawa, ang linaw-linaw ng implementation dapat ng utos na pag kami nangangalo niya, batuhin hanggang mamatay. At marami silang nabato hanggang mamatay. Eto ngayon, Jesus was put to another test. John 8:3-11. The Pharisees and the teachers of the law of Moses brought in a woman who had been caught in bed with a man who wasn't her husband. They made her stand in the middle of the crowd. They said, Teacher, this woman was caught sleeping with a man who isn't her husband. The law of Moses teaches that a woman like this should be stoned to death. What do you say? They asked Jesus this question because they wanted to test Him and bring some charges against Him. Sabi nila, huli ka, wala kang kawala dito. Ito ang babae na huli sa akto,
nakikipagtalik sa lalaking di niya asawa. Utos ni Moses, utos ng ating kaugalian, utos ng ating scriptures, ang ganyang mga uri ng babae dapat batuhin hanggang mamatay. Anong masasabi mo? At syempre, nagtitinginan sila ng umingisi-ngisi niya, lagot ka. Loose-loose ka dito, kahit anong sabihin mo. Hindi mo pwedeng sabihin, huwag batuhin, kasi sinabi mo tuloy na huwag sundin ng scripture. Pag sinabi mo namang batuhin, ay talo na, wala na yung sinasabi mong love and kindness. Sabat for man, wala na, wala kang panalo. I-implement ba niya? O i-break ni Lord ang batas? They knew that Jesus would not implement this because they knew it was a very unkind law. But they want to implement it nevertheless. Ayaw nilang tigilan ng katatanong si Jesus para masukol. Verse 7, they kept on asking Jesus about the woman. Finally, he stood up and said, if any one of you have never sinned, then go ahead and throw the first stone at her. More than Solomonic solution. Sabi niya, oh sige, di batuhin. Okay lang, batuhin ang may kasalanan. Pero dapat yung walang kasalanan ang babato. They were right. Jesus did not implement the law and the scripture. And it was unbelievably skillful. How did Jesus save this woman? By disqualifying his accusers from implementing the law. Ang ending pa rin, hindi na-implement ang law. Hindi tinupad, hindi sinunod. Ang sabi ng scripture, ang sabi ni Moses. Kaya nga, Jesus is called friend of sinners. Hindi siya natawag na friend of the religious establishment, friend of the conservatives, friend of the Pharisees. No! Jesus is a friend of sinners. At kapatid, kung sinner ka tulad ko, salamat na lang, may friend tayo. Salamat na lang, ganun kabait si Jesus. Because no one is righteous, not even one, sabi ni Paul. All fell, everyone went astray. Walang matuwid ni isa. So sino may karapatang mambato? Biruin nyo, isang buong bayan versus one woman with a very bad reputation, powerless, sinong kinampihan ni Lord? Siya. Because he is a friend of those who fall in the cracks. Jesus is a friend of those who fail. Jesus is a friend of those who cannot reach the high standards of religion. Jesus is a friend of those who cannot be righteous on their own. And because of that, he gives his own righteousness to his friends. Ibinibigay ni Jesus ang kabanalan niya sa mga hindi banal. Sa tingin ng Ama, banal na rin. Ganun kamahal ni Jesus sa mga tao. Isang uri ng pagmamahal na hindi mo maramdaman sa mga relihiyon. Pag nagkamali ka, tiwalag. Pag nagkamali ka, ibubulletin board. Lilitisin ka ng mga elders. Tanggal ka sa ministry. Pagchichismisan ka ng mga kapatiran na ang tawag sa iyo, sister. Nasaan yung love? Nasaan si Jesus? Kaya talagang dapat ibalik si Jesus sa church. Nasa church tayo dahil kailangan natin ang pag-ibig niya, the unconditional healing and loving ministration of Jesus, not the judgmental attitude of the Pharisees who are ready, willing, and eager to punish those that fail. The hermeneutics and theology of Jesus was that those verses should not be applied in this case. Hindi ipine-apply ni Jesus yung mga verses na yun sa case ng mga tao, yung verses against the Sabbath, verses to punish this woman. In other words, hindi ko mo may verse, apply ka ng apply. According to the principle of Jesus, i-apply mo lang kung makakabuti, kung mabait, makakapagpagaling, makakatulong. Yung iba kasi, ang mga Kristiyano, ang ministry nila, alam mo, may gift talaga ako, anong ministry mo? Mang-rebuke. Yun ang ministry. Mang-rebuke. Verse 9, the people left one by one, beginning with the oldest. Sino yung oldest? Sila yung feeling entitled na mambato. Sila yung most authoritative. Sila yung naunang umalis. Finally, Jesus and the woman were there alone. Jesus stood up and asked, where is everyone?
Isn't there anyone left to accuse you? No, sir, the woman answered. Then Jesus told her, I am not going to accuse you either. You may go now, but don't sin anymore. Jesus did not punish the woman for her past. He only encouraged her for her future. Understand that. Hindi niya inungkat yung nakaraan. Hindi niya inusig yung babae dahil sa nakaraan. Pinaalalahanan lang niyang alagaan yung kinabukasan pa. Yung darating pa. Do not submit yourselves to the religious mob. Do not submit yourselves to the religious bullies. Talo kayo, babatuhin lang kayo, papatayin lang kayo. Huwag kayo sa kanila mag-submit. Submit yourself to Jesus. Panalo kayo. Mamahalin, tatanggapin, pagagalingin, paaalalahanan, tuturuan. In loving and being kind, did Jesus really break the law? Dapat masettle. Did he or didn't he break the law? Sa biglang tingin, he did. Utos yan eh, diba? Hindi pinatupad, di he broke. Matthew 22:36-40. Teacher, what is the most important commandment in the law? Ang dami kasing law eh. 10 commandments and 613 other laws. So 713 total. Jesus answered, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and most important commandment. The second most important commandment is like this one, and it is, love others as much as you love yourself. All the laws of Moses and the book of the prophets are based on these two commandments. At totoo naman, kasi ang first three commandments, tungkol sa pag-ibig mo sa Diyos. Pagkatapos ang susunod na, pag-ibig mo sa magulang, sa iyong kapitbahay, huwag mong nakawan, huwag mong agawan ang mga kanyang mga ari-arian, puro pag-ibig sa kapwa. Sabi ni Jesus, huwag na lang kayo malito, dalawa lang ang utos. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, above all, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. May bindrake ba si Jesus sa mga ginawa niya? Wala. What seemed to have been broken was the letter of the law, but the spirit to love God and to love others was never broken. That is the higher meaning of the law, the spirit of the law, not the letter of the law. Jesus reinterpreted the law. Jesus returned to the original meaning and purpose of the law and the scripture. In so many words, Jesus rewrote the law. He never really broke it. He made it user-friendly. Jesus' law, Jesus' interpretation and application is the law of the Father, because Jesus is the divine, the deity that lived in bodily form. So kung ano ang inutos at ipinagawa ni Jesus, yun ang tunay na kalooban ng Diyos. Bakit ipinadala si Jesus sa lupa? Dahil naligaw na ng todo, kahit ang templo sa Israel, kahit ang mga priest sa Israel, kahit ang kanilang relihiyon, hindi na yun ang ikinalulugod ng Diyos. Kaya kinailangang ipadala si Jesus magsakatawang tao para ituwid ang mga kamalian at ipamukha sa kanila. Mali ang basa nyo sa scriptures, sa mga tradisyon. Mali. Walang tama ni isa. Kawawa ang bayan. Kawawa ang mga tao. John 10:8-21, sabi ni Jesus, everyone who came before me was a thief or a robber. Isipin niyo sabihin ni Jesus, lahat ng nauna sa akin, magnanakaw. Lahat. Ninakawang kayo ng saya, ninakawang kayo ng ligaya, ninakawang kayo ng kalayaan, ninakawang kayo ng mga dapat niyong nilalasap sa buhay, ninakawang kayo ng kapayapaan, puro takot, puro guilt, puro pang-uusig, puro pananakot. Sabi niya, I am the gate. Verse 9, not them. All who come in through me will be saved. Through me they will come and go and find pasture. Pag yung word na save, eh, laging puro salvation from eternal hell ang iniisip mo, mabubulag ka sa mga iba pang kahulugan nito, matatakpan, hindi mo makikita.
Pero maliligtas ka sa panguusig ng relihiyon. Maliligtas ka sa napakaraming mga batas na hindi mo naman masunod, nagigilty ka lang. Maliligtas ka sa walang katapusang pagpaparusa sa sarili. Maliligtas ka mula sa pananakal ng mga makaluma at baluktot na paniniwala. Sabi ni Jesus, I will save you from all this. I am the gate, not them. I am the true shepherd, not them. I am the vine, you are the branches. I am the light of the world, not them. I am the way, the truth, and the life, not what you have always known. I am your Savior, I am your shepherd, not them. Because everyone who went before me were robbers and thieves. Can you imagine that being said against the religious establishment? So save means save from hell, but also save from the Pharisees. Save from the Pharisaic interpretation and implementation of religion. Save from needless pain, from discrimination, from censure. Save from being stoned to death. That's what Jesus is for. Verse 10, magnanakaw daw yung mga nauna eh. A thief comes only to rob, kill, and destroy. I came so that everyone would have life and have it in its fullest. I am the good shepherd. They are bad. Hard workers are not like the shepherd. They don't care about the sheep. The people took sides because of what Jesus had told them. Many of them said, he has a demon in him. He is crazy. Why listen to him? But others said, how could anyone with a demon in him say these things? No one like that could give sight to a blind person. Nahati ang mga tao dahil mayroong maka-Pharisees pa rin. Sabi, may demonyong nakatira dyan sa Jesus na yan. Demonic yan, huwag kayong makinig. Baliw yan. At ngayon mga kapatid, magpakatino ka ng turo. Magturo ka ng turo ni Jesus na maibigin, mapagpalaya, mapag-aruga. Tatawagin ka rin demonic ng mga maka-Pharisees. There is nothing new. Sa halip na tingnan nila, yung demons inside of them, ina-assign nila sa iba. And Jesus was even called the prince of demons by these religious teachers. Baliw daw, sapagkat ang tao sobrang nabulag na, pag binibigyan mo ng liwanag, hindi na rin nila nakikita. Kung sinabi ni Jesus that everyone before me were thieves, many other thieves rose after Jesus. Matapos ang Panginoong Jesus ay magturo ng lahat ng ito at nawala na siya dito sa ating kapaligiran, maraming mga religious teachers, tinawag ang mga sarili nilang Kristiyano, gusto nila ibalik yung mga tao sa Pharisees. Ibalik sa tradisyon, ibalik sa kaugalian. Bagong-bago pa lang ang Church the Lord, ang dami ng ganun. Kahit ngayon, ang mga tao, alam mo, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas kasi salvation is by faith, not by works. Pagkatanggap na pagkatanggap mo kay Jesus, sasabihin na sa'yo, ayan, topo-topo. Natanggap mo na, ngayon, works na tayo. Mula ngayon, walang katapusang works, walang katapusang relihiyon, walang katapusang bawal, ibinalik lang sa dati. At ayaw ni Jesus noon. Jesus abolished and replaced all wrong and outdated laws and scripture. All the wrong interpretation and application of them. Paano yung sabi niya sa Matthew 5:17? Don't suppose that I came to do away with the law and the prophets. I did not come to do away with them, but to give them their full meaning. Sabi ng New International Version, don't think that I came to abolish the law. I came to fulfill them. And the contemporary English version says it very clearly, I did not come to do away with them, but to give them their full meaning. So, hindi talaga sinira ni Jesus o nilabag ang batas, ibinigay niya ang tamang pakahulugan. Clearly, Jesus did not abolish the law or the real law or the true spirit of the law, which is love. Love for God and love for others. Everyone before Him just had it wrongly. Nagmukhang tama yung mga wrong, kaya nung dumating si Jesus, siya ang nagmukhang mali. Jesus abolished the wrong interpretation and application of the law na uso sa panahon niya at sadly, umuso uli pagkatapos ng panahon niya. Kung nasabi niyang everyone before me was a thief and a robber,
Pwede rin masabi ngayon, many people after Jesus also became thieves and robbers. Ibinalik lang nila ang mga tao sa gapo, sa tali, sa higpit, sa bato. Jesus invalidated all teachers before him that negated love and kindness. And effectively invalidated all teachers after him that will negate love and kindness in interpreting and applying scripture. Galatians 5, 1-15 is very telling. Sabi ni Paul, Christ has set us free. This means we are really free. Now, hold on to your freedom and don't ever become slaves of the law again. I, Paul, promise you that Christ won't do you any good if you get circumcised. Ano yung context? Nagturo na si Jesus ng freedom from the traditions. E isa sa mga tradition ng Israel is circumcision. Nung dinala na ang Christianity sa mga non-Jews who were not circumcised, tinuruan sila ni Paul, hindi na kayo kailangan magpa-circumcise. Malaya na tayo sa mga Old Testament traditions na yan. Pinalaya na tayo ng dugo ni Kristo. Ours is a circumcision of the heart, not of the flesh. Pero pagtalikod ni Paul, may mga nagturo uling, no, ngayong Kristiyano na kayo, dapat kayo maging Hudyo. Dapat sundin nyo ang mga tradisyon ng mga Hudyo. Dapat kayo magpatuli. Dapat huwag kayong kumain ng ganito. Dapat hindi nyo gawin yon. Dapat maging Hudyo kayo. Sabi ni Paul, ano ba kayo? Dapat talikod lang ako, naligaw na kayo. Ako nangangako sa inyo, walang ikabubuti sa inyo ang circumcision. Kahit gawin nyo pa, kahit matanda na kayo, hindi yan ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, pinatawad, pinalaya, at iniligtas sa kayo ni Jesus kahit ano pang kalagayan ninyo physically. O gusto ninyo na sumunod sa batas ng circumcision, sundin nyo na rin ang lahat ng Ten Commandments at 613 misbots. Sundin nyo na rin ang bawat sinabi, bawat remark, bawat taste, bawat style ng lahat ng propeta at lahat ng mga apostoles. Kung gusto nyong sundin yan. Kung magpapaalipin din lang kayo sa isang utos na yan, paalipin na kayo sa lahat. Bakit sa isa lang? Kaya sabi niya sa verse 3, if you do, you must obey the whole law. Gusto niya ng law, dapat lahat. And if you try to please God by obeying the law, you have cut yourself off from Christ and His wonderful kindness. Kung babalik uli kayo sa legalismo, ipagsisiksikan nyo na naman ang mga deeds na yan, ang mga laws na yan, pinuputol nyo ang relasyon nyo kay Jesus. Kasi ang relasyon nyo sa Kanya, ang nagtatali nun, His grace and kindness. Pero oras na tinalikuran nyo yung grace and kindness at nang hawak na naman kayo sa mga kautosan, sa legalismo, sa mga tradisyon, tatalikod kayo kay Jesus, haharap uli kayo sa mga Pharisees. Kaya sabi ni Paul, yung nagbabalik pa sa ganyang mga kaugalian at mga katuruan, nakikipagkalas kay Kristo. Verse 5, but the Spirit makes us sure that God will accept us because of our faith in Christ. If you are a follower of Christ Jesus, it makes no difference whether you are circumcised or not. All that matters is your faith that makes you love others. Nakita nyo? Yung mga Israelite dati, kilala sila dahil circumcised. Hindi nila kama, ikaila. Pero sabi ni Paul, kung gusto nyong makilalang Kristiyano, huwag nyong daanin sa circumcision. Huwag niyong daanin sa mga tradisyon. Huwag niyong daanin kung anong kakainin niyo at hindi kakainin. Isusuot at hindi isusuot. May tatuba kayo o may hikaw. Huwag niyong daanin dyan. Makilala kayo na kay Kristo dahil kayo'y maibigin. Verse 7, sabi pa niya, you were doing so well until somebody made you turn from the truth. And that person was certainly not sent by the one who chose you, meaning God. Sabi, okay na kayo eh. Napatalikod lang ako, nakinig na naman kayo kung kani-kanino. At ang pinakinggan nyo, siguradong hindi padala ng Diyos sa inyo. Ako ang nagsasabi sa inyo nun, sabi niya. Verse 13, my friends, you were chosen to be free, so don't use your freedom as an excuse to do anything that you want. Use it as an opportunity to serve each other with love. And Paul emphasizes, all that the law says can be summed up in the command to love others as much as you love yourself. But if you keep
attacking each other like wild animals. You had better watch out or you will destroy yourselves. Sabi, husga kayo ng hulga sa isa't isa, sukatan kayo ng sukatan, sumbungan kayo ng sumbungan, siraan kayo ng siraan, batuhan kayo ng batuhan. Yan ba ang pag-ibig ni Jesus? Ang tunay na batas ng Diyos, maging maibigin ka. Huwag mong kakalimutang maging maibigin sa pagpipilit mo lang na mag-implement ng iba pa mga batas. Napakalinaw ng turo ni Jesus. Jesus redefined godliness and discipleship by only one distinction, love. And Paul was the number one advocate of this teaching. Paul wholeheartedly believed and taught that the distinction of a true Christian is love. Not the law, not legalism, not conservatism, not kahigpitan, not panunumbat, panunuri, kundi pag-ibig. At sabi ni Jesus sa John 13:35, if you love each other, everyone will know that you are my disciples. Nakakapagtaka, kahit sa mga panahon ito, merong mga minamaliit at iniinsulto yung mga doktrina about love. Akala nila para kang hippie, para kang Hare Krishna, para kang laseng, pag ang itinuturo mo, love. Ang gusto nila is strictness. Anong isusuot mo, gaano kahaba buhok mo, etc., etc. Minamaliit nila yung love at saka yung emotion, samantalang yun ang number one teaching ni Jesus at ni Paul. Not if you're circumcised or scriptural or doctrinal or outwardly religious, but if you love. Jesus pities the people because they were like sheep without a shepherd. Awang-awa si Jesus sa mga tao na para mga tupang ligaw na walang umaakay. Mark 6:34, when Jesus got out of the boat, he saw the large crowd that was like sheep without a shepherd. He felt sorry for the people and started teaching them many things. Sa palagay niyo, ano itinuro niya? Mga batas, mga do's and don'ts? Itinuro niya, mag-ibigan kayo. Jesus taught them love. And now modern-day Pharisees minimize, trivialize, even caricaturize, and demonize love. Buhay na buhay pa ang mga Pharisees ngayon, mga kapatid. Imulat niyo ang inyong mga mata at iwasan sila. Jesus says, Pharisees put heavy burdens on people's shoulders, but do not help them. Luke 11:46, Jesus replied, you teachers, counselors, preachers are also in for trouble. You load people down with heavy burdens, but you won't lift a finger to help them carry the loads. Sabi, lagot kayo, sumpain kayo, mga Pharisees. Pinapahirapan nyo ang tao, pinapabigat nyo ang dalahin, pinapasikip nyo ang dibdib, iginagapos ninyo, tapos ninyo naman tinutulungan. May naghihintay sa inyong kaparusahan. Love is this, the shepherd lays down his life for his sheep. John 10:11-13, sabi ni Lord, I am the good shepherd, and the good shepherd gives up his life for the sheep. Hired workers are not like the shepherd. They don't own the sheep. And when they see a wolf coming, they run off and leave the sheep. Then the wolf attacks and scatters the flock. Hired workers run away because they don't care about the sheep. They care only for themselves. But a good shepherd prioritizes the well-being of his sheep. Mas inuuna niya ay kabubuti ng kanyang mga pinangungunahan. The good shepherd takes risks in ministering to his sheep, even the risk of displeasing and angering the religious conservatives. The good shepherd endangers his own well-being in order to save his flock. And the good shepherd interprets and applies scripture and the law in a way that loves, cares, heals, affirms, lifts up, and gives rest and peace. Ang pangako ni Jesus, Matthew 11:28-30, if you are tired from carrying heavy burdens, religious burdens yun, come to me and I'll give you rest. Take the yoke I give you,
put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. This yoke is easy to bear, and this burden is light. Yan ang kalooban ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Kapahingahan, katahimikan ng loob, katiwasayan, mapalagay, makahinga ng maluwag, matanggap, mamahal, mapatawad, matulungang lumago. Know the real Jesus. John 14:27, I give you peace, the kind of peace that only I can give. It isn't like the peace that this world can give, so don't be worried or afraid. Nakita niyo lahat ng turo ni Jesus tungkol sa Kanya? May kahambing na kabaligtaran. I am the peace I give you. I'll give you that peace. They don't give that. I am the good shepherd. They are not the good shepherd. Pinapagaan ko buhay niyo, pinapahirap nila. Yan, sumunod kayo sa akin, mapapahinga kayo. Hindi ko kayo papagurin. Hindi ko kayo sobrang paghahanapan ng hindi niyo kaya. Hindi ko kayo papagalitan ng papagalitan. Mamahalin ko kayo, tutulungan, mag-i-improve kayo. But in your pace, in your time, hindi ko kayo mamadaliin. Hindi ko kayo lalatiguhin, hahagupitin. Hindi ko kayo ipapahiya. Dahil mahal ko kayo. Always apply the Jesus test to any and every interpretation, application, philosophy, and method. Kung magpapayo kayo sa kapwa, magtuturo kayo, aakay, tiyakin nyo sa pamamaraan ni Jesus. Hindi sa pamamaraan ng kanyang mga kalabang mortal, ang mga Pharisees. Huwag maging lugi at huwag nyong lugihin ang nakikinig at sumusunod sa inyo. Submit yourself. Bring your case only to Jesus, not to the religious bullies. Read, interpret, and apply scriptures according to Jesus, not according to the Pharisees. Then you will taste and see that the Lord is good. Aming Diyos, salamat na lang pinadala nyo ang iyong anak na si Jesus upang iligtas kami, hindi lang sa impyerno sa kabilang buhay, kundi sa mga kuko ng mga Pharisees, ng mga religious conservatives, ng mga mapanghusga, mapagparusa. Turuan nyo kaming maunawa ito. Matibag yung mga dati na rin matitigas na namin mga paniniwala na patungo sa mali. Makilala namin ang iyong anak na si Jesus na higit pa, maipamuhay ang kanyang halimbawa at katuruan. At hindi lang kami tumanggap ng hinawa, kami man maging daan para ang iba guminhawa. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang kahulugan nito sa ating buhay.